Okay guys, magblablog tayo ngayon tungkol naman sa halaman para maiba naman eh, dahil nauso yung plantitos plantitas, tuturuan tayo magre-rep pating ng aglonema. Aglonema to, ano ba itong pangalan to? Aglonema, tapos ito yung gepong aglonema. So, tuturuan tayo ni Mrs. kung paano magre-rep. Ikuamang dito. So, aalisin mo dun sa repotting na, tapos ire-repack na. Ano ba yung ginamit na soil, ma'am? Yung garden soil? Galing sa basurahan para mataba. Oh, yun. Galing basurahan. Ano pala ang tip ng aglonema? Bakit lumalaki ang mga dahon niya, ma'am? Hindi ba tubig, ulan lang pinang didilig dyan? Pwede rin. Kaso lang, baka hindi lagang dinibidigan para hindi siya nalalanta. Kasi ayaw yun ang maraming masyadong tubig. Ganun pala yan, guys. Ito. So, puputulin nila Puputulin, abat pa yun ang putol? Puputulin siya para maraming... Kasi ito pag naputol, manganganak uli yan siya dyan. Mas marami nang tutubo. So, ayun guys, nagpropagating. Propagating ang tawag dyan, di ba? Mm-hmm. Tapos ito na, ilalagay siya dyan. Kasi ito pag nagtumbo na, mas maraming... Dadami siya. Tapos lalagyan natin uli yung... So, ito yung mother plant, di ba? Lupang ginamit, dito yung uli lalagyan. Ayun pa yung... Ayun yung rice hug doon. Magkano bang bili mo dyan sa Jepong mo? Dito ito to, kulay pula. Ay, mahal yan. Galing pa ang Thailand yan. Ang Thailand to? Loaded ko pa yan online. Sa online ba? Magkano? 1,500 yan. Sa online pala yun. Maganda naman kasi. Haluan ng ano ng ipa ng... Ng palay. Palay. Kasi para pag dinilikan siya, hindi mabubulok sa loob. Yun yung technique niya. Isa. And after siguro mga 2 weeks ito, 1 week. Bakit ba nauso yung pagtatanim ng halaman eh dati naman hindi? But at saka mahal-mahal na yung mga halaman? Kasi nga diba may nagkaroon ng pandemya, walang magawa yung mga tao siguro. Hindi ang pinagkaabalahan. Paano pala yung pagdidilig niyan? Mga once a week o twice a week? Kahit thrice a week lang. Pero the best talaga yung tubig ulan, no? So yan guys, may nakuha tayong tip kasi hilig-hilig ng halaman. So i-vlog natin para at least may matutunan tayo sa paghahalaman. Ito talaga mahal ito guys, itong Jepong. So pinapalaki pa namin para paparamihin. Saka sensitive daw to eh. Isang beses lang tong diligan sa isang linggo kasi medyo sensitive to. Galing pang Thailand to guys, itong Jepong. Ito kasi ito yung hindi masyadong sensitive, maganda. Damor na mas maraming dahon, mas maganda. So yan ay mga technique. Tapos sa ito, aglonema. Pinutol natin, itatanim natin uli yan. Kasi tutubo pa yan. Ah, so magkakasya yung tatlo. Hindi ba babawasan to itong dahon na luma? Para ano mo siya?
Ano pa lang technique niya ang paglalagay ng soil, ma'am, yung ano, yung rice hug? Ihalo mo nga lang 'yan doon sa loob niya, ganyan. Yung paghaluin mo lang yung lupa at yung lupa at saka yung ipanang balay, kasi pagka pag dinidigan mo na siya, kahit marami kang ididilig, yung ipanang palay ang sisitsip dun sa tubig para hindi mabulok yung halaman. So ito palang aglo ni ma'am, magkano naman pag binenta mo sa mga bumibili o maya sa market, magkano ba yung bili mo yan dati? Ito? Hindi ko to binili eh. Hiningi ko lang to dun sa kapitbahay namin. Maraming namimigay eh. Pag nagmigay ka, bibigyan ka din, may kapalit. Kaya lang naparami ko na siya kasi ganyan nga yung ginawa ko. So pagkatapos yun ng ano yun nito, ma'am, malalagyan yun na siya ng tubig. Tubig ulan ba yun? Tubig ulan? Oo, didiligan mo siya para... Di ba sabi nila pwede daw gamitin yung betchin na abono? Hindi ko pa na-try eh. Try nga natin minsan. Pwede. So ito na yung ano guys, narepat na at saka yung mother plant na yun. Pakit na mo yan. Ito na yung ito yung pinutol natin na mother plant. So dito sisibol ulit siya. Yan yung mga dito sisibol ulit yung mga spike niyan para maparami yung aglonema. So ganun din gagawin natin dito sa Jepong paglaki nito guys. Ito. Pag lumaki nito, ganun din yung gagawin natin. Kaso medyo mas sensitive tong Jepong kasi galing Thailand pa to eh. So ayan. Marami siyang halaman dito guys ha, mga rare plant dito sa likod niya. Pero ito yung una nating i-vlog muna itong aglonema. Kasi ito yung malaki na at kailangan ng i-repot. So sa susunod na vlog natin, ma'am, ano yung susunod nating i-repot? Yung ground orchids? Yung ground orchids natin? Yes, ano? Marami naman dyan. So anong masasabi mo natin sa mga viewers natin? Please subscribe saka click the bell button ko naman. Basit, madam. Paki-subscribe daw po yung channel niya para dumami yung subscribers niya. Saka marami pang upload na darating. Oh, ayun. So, ganito na yung guys pagka ito na yung nirepot namin dati. Ito. Maliit lang to dati. Mga 2 buwan na malaki na siya. May anak na siya. So, ganyan na yan. So, sa susunod na vlog natin guys, yung ground orchids naman natin ang irerepat. Ito yung ground orchids namin. Ito siya. Irerepat natin tong itong ground orchids na to. Maraming bulaklak kasi marami na siyang ano, marami siyang anak. So irerepat natin sa susunod na vlog natin yan guys. Sundan nyo lang to. So hanggang dito na lang tayo. So thank you very much kay Madam Winnie at saka nakapagbigay ng tip kung paano paparamiin ng aglonema. So ayun guys, ito na yung mga pinaparami niyang aglonema. So may collection siya. Dati isa lang yan. Ayun, naparami na niya. So, paparamiin din natin yung Jepong na yan, yung red na yan, kasi mahal yan, sobrang mahal. Kaya maingat siyang bag tatanim ng halaman. So ayan guys, sa susunod, ito namang ground orchids ang ating irerepat. Ito, 2 ground orchids na yellow, ground orchids na violet. So ayan guys, hanggang sa susunod na vlog natin ulit. Sana supportan nyo itong vlog ni Mrs. pagtatanim ng kanyang halaman. Maraming salamat.
maglonima na halaman dahil nauso ngayon yung paghahalaman ngayong pandemic. Tuturuan daw tayo ni Mrs. Ano nga ba ang pangalan nito, ma'am? Hello guys, for today's video, magre-repotting tayo ng aglonima. Tuturuan tayo ni Mrs. Okay guys, nandito tayo ngayon, tuturuan tayo ni Mrs. ng magre-repotting ng aglonima. Paano ba, ano bang pangalan nito?